Kanya-kanyang diskarte ang mga panaderiya sa lungsod ng San Juan para mamintin ang presyo at produkto ng mga ito sa gitna ng nagmamahal na raw materials. Sinuyod ng DZRH News ang End Domingo at F. Blumentritt Streets kung saan lahat ng mga bakery ay may sari-sariling brand ng Tasty. Sa paghahanap ng DZRH ng Pinoy Tasty na mas mura at karaniwang ibinibenta sa mga convenience at sari-sari stores dito sa Eaglesun, Potpots Bread House at mas kilalang store na Park & Go, may sarili silang brand ng nasabing tinapay. Pero hindi nilalayo sa Pinoy Tasty ang benta ng potpots na 40 pesos ang isang piraso, habang mas mahal syempre sa Park & Go may 47 pesos. Lahat ng nasabing brand ay kinumpirmang mahal ang raw material sa paggawa ng tinapay. Kaya itong The Little Baker, hindi ngayon nagbibenta ng Tasty. Mahirap kasi umunong iproduce ang Tasty at talo sila sa sabay-sabay na pagmamahal ng harina, asukal, powdered milk, ultimong mantika. Kaya ayon sa kanilang pamunuan, maliban sa hindi pagbebenta ng nabanggit na tinapay, nililitan din nila ang kanilang ibang mga ibinebenta para makaagapay sa kanilang puhunan. Hindi umano opsyon ang The Little Baker ang magtaas ng presyo gaya ng hirit ng grupong panaderiyang Pinoy na 2 pesos na increase dahil magre-reklamo ang kanilang mamimili, bagay na sinang ayunan ng ilang mga suki. Siguro po ano na lang po, maliit na lang po ng size ng tinapay. Kasi para sa interview po yung amount ay babayaran na presyo. Maglit na lang? Mura presyo. Ah, okay lang kahit lumayit pandesal, Tasty. Okay lang. Hindi nakabudget sa araw-araw yun. Nakabudget sa araw-araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.